Hello guys, Happy New Year. Binabati ko po kayo ng isang bagong taon sapagkat ilang saglit na lang magpapalit na ng year 2021 na po mga kaibigan. Okay, so have a nice morning sa lahat. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Kung saan man kayo naabutan ng aking pagbibideo mga kaibigan, anumang oras dumating sa inyo, binabati ko po kayong lahat ng isang manigong bagong taon, advance. Sa mga Pinoy, mga kababayan ko na nakatira sa iba't ibang panig ng mundo, binabati ko po kayo ng isang magandang hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat, o madaling araw man. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon, ingat po kayo lagi mga kaibigan, mga kababayan, sapagkat sa panahong ito ay panahon ng pandemya. Kaya natakutan po ito ng mga tao sa buong mundo, kaya mag-ingat-ingat po kayo sa sakit na kung kayo po ay nakakakita ng mga taong inuubo-ubo ay dumistansya na po kayo. Kung kayo po ay may lagnat, yung mga kasama nyo sa bahay ay huwag po kayong masyadong maglalapit at panatilihing magsuot ng face mask, face shield para safe po tayong lahat. At higit sa lahat, manalangin po tayo sa Diyos. Humingi tayo ng saklolo sa Diyos, sa ating may kapal, na tayo po ay proteksyonan laban sa mga namiminsala o mapaminsalang sakit na yan. Pagkat hindi lingid sa ating kalaman na marami pong namatay dahil sa sakit na yan. So ingat-ingat po mga kababayan. So ngayon mga kaibigan, kung kayo po ay bago sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-like, i-share, mag-comment po kayo at i-subscribe ang ating channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong video at pindutin po ang notification bell, ang all, para update kayo sa ating mga bagong nilalabas na mga video. Okay, so pa-shout out po kay Brother Trapperman and Brother Jipping Jans, isa po sa ating mga kasamang nangunguligtan ng mga barya, at sila po ay taga-subaybay natin sa ating channel. Nagipag-trade sila ng mga barya nila buhat pa sa ibang bansa. Okay, so ipapakilala na po natin ang ating mga coins at iisa-isahin po natin. Okay, so ayan o. Sinan natin ang ating pagpapakilala ng ating mga coins. Unahin po natin ito. Ito po ay isang coins ng Pilipinas. Ayan o. Nakikita nyo po malinaw sa inyong screen. Ang nakasulat po dito sa kanyang harapan ay dekada ng kulturang Pilipino. Okay, meron po itong kasaysayan mga kaibigan, kaya ito po ay sadyang ipinagawa bilang isang souvenir o collectible coins po ito. Bibihira lang po ito ang ganitong klaseng coins. So meron po siyang tatlong klase ng tao na nakasulat, siguro iba-ibang lahi po ito. Ito po ay may lahing ipugaw. Ito naman yung iba ay hindi ko kilala. Okay, so mayroon siyang year na 1988 hanggang 1998. Ayan, 1988 hanggang 1998. So mayroon po siyang background ng mga tila mga halaman. Ayan, may mga bangka rin na naka-drawing. So napakaganda po ng ating coins. So tingnan naman po natin ang kanyang likuran. Okay, so ayan po. Nakalagay po Republika ng Pilipinas 1989, 1 peso coins. So ayan o. Very special po itong coins mga kaibigan na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang souvenir sa kanilang tinatawag na dekada ng kulturang Pilipino. Okay. Sa mga historian, alam po nila ito kung anong history po nito, kung bakit ginawa. Ito po ay may kasaysayan sa ating bansang Pilipinas. Kaya ingatan po natin ito. Mayroon po itong malaking value sa ngayon sa mga kolektor.
So baka kayo po mayroon pong ganito, ingatan nyo po sapagkat mahalaga po itong coins na to. Okay, next. Ito naman, ang kasunod ay isang 1 peso coins. Ayan o. Nilalapit lang po natin para maliwanag na maliwanag. So, 1 peso coins, Pilipinas. Pilipinas. Kung bakit po tinawag na Pilipinas, letter F, sapagkat noong unang panahon po, ayon sa kaalaman ng mga hindi pa nakakaalam, kunting kaalaman lang po, ang ating bansang Pilipinas ay pumunta dito ang mga Kastila sa pangungunan ni King Philip. So, nang mawala po si King Philip, nang sila po ay bumalik sa kanilang bansa, ay iniwan niya ang kanyang pangalan dito sa Pilipinas at tayo po ay tinawag na Pilipinas. Oh, siya po ang nagpangalan sa bansang Pilipinas, King Philip. Ayan. So, nasa history po yan mga kaibigan, si King Philip ay pumunta pa dito sa Pilipinas at siya po ay maraming ginawa rito mga kaibigan. So, ayan. So, 1 peso coins, Pilipinas. Hindi P, kundi F. Ayan. So, mayroon po siyang background. Sa likuran ng babae ay ito po yung Bulkan Mayon sa Bicol. Ayan. At isang babae nakatayo na tila nagpapanday. Mayroon po siyang hawak na pamalo. Okay? So, ang ganda po ng kanyang kondisyon. So, tingnan na natin ang kanyang likuran. Okay, so nakalagay po United States of America, 1906. So may mga nagtatanong bakit mayroon nakalagay ng United States of America. Mayroon po itong kasaysayan mga kaibigan. Sapagkat nung unang panahon ay nung World War II, pumunta po dito ang mga Amerikano sa pangungunan na ni nung ating magiting na general si General Douglas MacArthur. Ayan. Si General MacArthur po ay namuno o inatasan ng presidente ng Amerika para pumunta sa Pilipinas at iligtas tayo sa mga mananakop na Hapon. Sapagkat pinag-aagawan po ang Pilipinas mga kaibigan, sapagkat naandito sa Pilipinas ang may pinakamaraming mina ng kayamanan sa Pilipinas sa mutsaring mga natural resources na kayamanan na nakabaon sa ating kalupaan sa ilalim ng lupa, mga mina na andito lahat, copper, gold at iba pa. So kaya tayo pinag-aagawan. So nanaig po ang bansang Amerika, kaya po tayo naging malaya. Okay, so ito po yung simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Amerika. Nagpagawa po ang Amerika ng coins nang nakalagay sa likod ay United States of America. At may nakadrawing na eagle at mayroon pa siyang nakadrawing na 13 star. At ito po ay sumisimbolo sa bandila ng Amerika. Okay. 1906, so sa harapan po, ayan po makikita po ninyo, 1 peso Pilipinas. Ayan po, ito pong ganitong klaseng mga barya o coins ay simbolo ng pagkakaibigan minsan ng Amerika at ang Pilipinas. Okay? So, next coins naman po tayo, mga kaibigan. Ito po naman ay yung ating coins na ipapakilala. Ito po yung ating napakagandang coins at ang kanyang harapan nakaukit dito ang ating magiting na presidente na si Ferdinand Edralin Marcos. Ayan. So, siya po ay nanilbihan ng matagal na panahon sa ating bansang Pilipinas bilang Pangulo at nag-iwan po siya ng napakaraming magagandang project para sa kinaunlad o ikauunlad ng bansang Pilipinas. Bagamat siya ay pinaparatangan na siya po ay isang masamang tao, pero nananaig pa rin ang mga mabubuting gawa na iniwan po niya, kagaya ng San Juanico Bridge na nagdudugtong po ng Samar at Leyte. Ayan po, isang pinakamatibay na tulay
na ginawa ng Arhiming Marcos na nagdudugtong po ng Samar at Leyte, at hanggang sa ngayon marami ng bagyo at lindol ang dumating pero nananatiling matibay ang ating bridge sa San Juanico o na San Juanico sa Eastern Samar at Leyte. So nais kong pasalamatan sa pagkakataong ito, salamat po sa mga Marcos family kay Ferdinand Marcos, at sana ituloy-tuloy niyo po ang magagandang gawain. Okay, so ayan ho ang ating coins na 1975 5 piso coins, ang bagong lipunan. Ayan, September 21, 1972, kaedad ko lang po ito, 1972. So mahal po ang ganitong klaseng coins ayon sa mga nagbibinta sa online, mahal po ito. So baka meron po kayong ganito, ay ingatan nyo po at pwede nyo pong maibinta. 5 piso coins mga kaibigan, Republika ng Pilipinas, in good condition. Ayan, siya po ay malaga sa ating panahon, sapagkat bibihiran lang po merong ganito. Bilang souvenir kay Ferdinand Marcos, ako po ay nagsikap na magkaroon ng kanyang coins. Okay, ayan, next. Ito naman po ay coins ni Dr. Jose Rizal. Ayan. So, ito po ay 1 piso coins kay Dr. Jose Rizal. Sa mga hindi pa nakakilala, si Dr. Jose Rizal ay pambansang bayani ng ating bansang Pilipinas. Siya po ay pinatay ng mga Kastila dahil sa kanyang paniniwala. Kinontra niya ang paniniwala ng mga Kastila, kaya siya pinatay. Hindi po siya masamang tao, kaya nga ginawang hero. Sapagkat meron siyang kaalaman na nasa Biblia na kanyang pinanindigan para labanan ang paniniwalang Kastila. Okay, so ayan, siya po si Dr. Jose Rizal, taga Calamba, Laguna po yan. So in good condition po sa mga kaibigan, ang kanyang year ay 1974, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so ayan, meron po ako niyan, tatlo. Hindi la, ngayon po ito ay tatlo lang po itong dala ko, kasi yun ang aking ginagamit sa pagvideo, pero napakarami po akong ganito. Okay, so next coins. So ito naman po ay $5, 1997. Ito po ay pera o barya ng Hong Kong. Ayan o, makapansin nyo, makapal po siya, kakaiba po siya. Ayan, makapal po siya. So ayan o mga kaibigan, Hong Kong dollar, $5. Ayan o, so ang ganda, no? So next, ito naman po ay Euro coins. Oh, 50 euro cent. Ayan o, golden coins po siya, para siyang ginto dating, at marami siyang design dito sa kanyang likuran. Ayan ho. So ang ganda po ng kanyang coins. Sana may ginto ito para may binta natin. Okay, so pansamantala mga kaibigan, hanggang dyan po muna ang ating pagpapakilala ng ating mga barya. Naway nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman o history regarding sa ating mga coins na pinapakilala. Huwag kayong magsasawa mga kaibigan, kung kayo po ay nais pang makakilala ng mga coins natin na galing po sa iba't ibang bansa, lagi po kayong tumutok at umantabay dito sa ating mga nilalabas na video. Okay, so hanggang dyan po muna mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, at hindi natin lahat maipapakilala ng ating mga coins sapagkat limitado ang ating oras. Okay, pagpalain nawa kayo ng Panginoon mga kaibigan, at lagi huwag nating kakalimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga kaloob na magaganda sa atin, sa mga bagay na natatanggap natin araw-araw. Lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Okay, so salamat po sa Diyos mga kaibigan. Pag-ingatan nawa tayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Salamat po sa Diyos.